Tumayo na po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyonawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imungkahi kong siya ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sila, Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at narating na nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika. "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala't pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan
at naghanda ng isang salo-salo. Magukumain. Samantalang sina Tobias at Raphael ang naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sarah para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka na at uminom. Magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sarah. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sarah ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sarah." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sarah ay asawa mo na. Iyan ang kapasihan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway mapagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sarah at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sarah ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at irap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay na niya si Sarah kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang pag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sarah at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipanagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha. Asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa. At ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, yung wika. Gawin nating katuwang sa kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon. Nang hanggang pagtanda, kami magkatulong." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at walang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y natitipon sapagkat mahal natin ang Diyos.
sapagkat mahal tayo ng Diyos. At tayo nandito upang magbigay pugay sa ating Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung kayo po'y nagsisimba sa mga nakalipas na araw, napansin po ninyo na may mga tao, lalo na mga iskriba at pariseo, na nagtanong kay Jesus Nazareno, pero hindi niya sinagot. Hindi niya tahasang binigyang linaw ang kanyang kasagutan. Naalala niyo po, nung isang araw, may nagtanong, nararapat bang magbigay ng buwis kay Cesar o hindi? At anong sagot ni Jesus Nazareno? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos sa Diyos. Hindi niya sinagot ng diretsahan. May nagtanong din kay Jesus Nazareno, may isang babaeng 7 beses nag-asawa, kanino siya pagdating sa kabilang buhay? Pero hindi rin sila sinagot. Hindi sila sinagot dahil may mali. Hindi lang sa kanilang pagtatanong, kundi sa kanilang puso. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo raw pong masagot ni Jesus Nazareno, ayusin daw natin ang ating tanong at ayusin din natin ang ating puso. Lahat tayo rito may tanong sa Kanya. Lahat tayo rito nag-aantay ng sagot sa Kanya. At kung gusto raw nating masagot tayo ni Jesus Nazareno, kapulutan natin ng aral ang eskriba sa Ebanghelyo ngayon. Nakapagtataka, eskriba, yung mga kalaban ni Jesus, pero sinagot siya. Bakit? Ano raw ang tanong ng eskriba? Alin pong utos ang pinakamahalaga? Kaya raw pala sinagot ni Jesus ang kanyang sagot. Sapagkat ang hinahanap niya, ang tinutuklas niya, pinakamahalaga. Mga kapatid, yan bang dinadasal mo ngayon? Pinakamahalaga? Yan bang pinag-uukulan natin ng lakas, oras at atensyon sa buhay? Pinakamahalaga? Aminin natin, minsan nabubulag tayo na mas inuuna natin hindi yung pinakamahalaga. Siguro pag nagkasunog ho ba sa bahay ninyo, anong kunan nyong ilalabas? Siguro sabihin nyo, siyempre, Father, buhay ko muna. Ako na muna ang lalabas. Pero bakit sa buhay natin, may mas mahalaga pa sa buhay mo? Mas mahalaga pa yung damit na yan, yung alahas na yan. Mas mahalaga ba yan, kasangkapan na yan? Kaya raw sinagot ni Jesus Nazareno ang eskriba, sapagkat ang hinahanap niya, pinakamahalaga. At ano raw ang pinakamahalaga? Yung nagtatagal. Yun daw ang hudyat. Gusto mong malaman ano ang pinakamahalaga? Yun daw yung nagtatagal. Yun daw yung pangmagpakailanman. Kung ang dinadasal mo, yung itsura mo, pumuti ka, gumanda ka, nagtatagal ba ang ganda? Alam natin, kahit pagandahin mo ang sarili mo, darating ang araw, kukulubot pa rin yan. Yung lakas mo, opo, magdasal tayo ng kalusugan, pero yan ba ang pinakamahalaga? Kasi alam natin, kahit umabot ka ng 100 taon,
darating at darating, magkakasakit tayong lahat, mamamatay din tayong lahat. Kaya ano ang pinag-uukulan mo ng pansin? Nagtatagal ba? Pera? Pag magpakailan man yan, siguro nga magtatagal ang pera, pero ikaw hindi. Iiwan mo din yan. Pag-ahati-hatian din yan. At alam nyo yung masaklap, ang mag-ahati-hati, yung hindi naghirap dyan sa pera mo, ikaw na nagpakahirap, iiwan at iiwan mo din yan. Kaya, mga kapatid, magandang tanungin natin, ang hinahanap ba natin ay pinakamahalaga? Kung ang dinadasal daw natin sa Panginoon ang pinakamahalaga, sasagutin niya ito. At ano raw ang pinakamahalaga? Kaligtasan. Kaligtasan. Ang makapiling siya magpakailanman. Kung yun daw po ang idadasal natin, na tayo'y maligtas, maligtas sa kasalanan, maligtas sa di mabuti, maligtas sa mundong ito, buong giliw na sasagutin tayo ni Jesus Nazareno. Pinakamahalaga, nagtatagal. At ang ikalawang katangian ng eskriba, ng pagkasagot ni Jesus Nazareno, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat, ibigin mo ang kapwa gaya ng sarili mo. Anong sabi daw po? Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Sa Ingles, he understood. He answered with understanding. May pangunawa. At ano raw ang ibig sabihin pag ang tao'y may pangunawa? Bukas ang kanyang loob. Kung tayo'y dumudulog daw dito ng bukas ang loob, may pangunawa, sasagutin din tayo ni Jesus Nazareno. Minsan, ang lagi nating ginagawa, unawain niyo ako. Di ba, yun ang ating nais sa mga kasamahan natin. Unawain niyo naman ako. May pinagdadaanan ako. Unawain niyo naman ako. Pagod ako eh. Unawain niyo naman ako. Mainitin ang ulo ko eh. Minsan, ang una nating hakbang, ang una nating gusto, tayo ang maunawaan. Pero nakita natin yung eskriba. Pinagpala siya ni Jesus Nazareno dahil sa halip na gustuhin niyang maunawaan siya, ang ginusto niya muna, maunawaan si Jesus. Sana po pag nagdadasal tayo, ganun din yung puso natin na nais nating maunawaan. Panginoon, ito po yung nangyayari ngayon sa buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko maunawaan, pero nagtitiwala ako sa iyo. Yun daw ang ibig sabihin ng isang pusong bukas at pilit na umuunawa. At pag ganun daw ang puso natin, lalo tayong maliliwanagan sa tugon at sagot ni Jesus Nazareno. Narinig natin sa unang pagbasa ang kwento ni Sara, ni Tobia, na nung una'y parang minamalas na lang lagi sa mundo. Si Sara na 7 beses nag-asawa, laging nababalo. Si Tobia, tatay niya, nabulag, na minamalas sila sa kabuhayan. Pero sa halip na sumuko sila, sinaliksik nila kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. At higit sa lahat, pilit nilang inuunawa ang kalooban ng Diyos. Binubuksan nila ang kanilang puso upang sa gayoy mas maunawaan nila ang kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sa misang ito, mga kapatid,
Ito po yung ipagdasal natin. Lahat tayo dito may tanong. Lahat tayo rito nag-aantay ng sagot kay Jesus Nazareno. Kaya nga't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming matanggap ang karunungan at sagot sa buhay. Tulungan niyo po kaming hanapin ano ang pinakamahalaga, ano ang tunay na nagtatagal, ano ang pangmagpakailanman. Mahal na pong Jesus Nazareno, ituro niyo po sa amin na maging bukas ang puso, na hindi lang naghahanap na maunawaan, kundi higit sa lahat, ang naising maunawaan namin ang iyong kalooban. Huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po kami lagi. Pangalagaan niyo po kami lagi. Sagutin niyo po kami lagi. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog, iba pa nating kahilingan. Makalangit na Ama, maging karapat dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat
sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang maasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo'y sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y inilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito, sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung inuubos namin na aming lakas at oras sa mga hindi mahalaga. Kapag hindi bukas at matigas ang aming puso, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms.
strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me and fill me with your joy endlessly, Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care, my Lord. Fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life, heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me, and in your hands I hold faithfully. Lord, feel your grace inside, grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me, my Lord. Fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Announcement: sa darating na June 17, 2023, Sabado, ay magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Muli pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa,
love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ibibigay ni Jesus Nazareno ang pinakatumpak na sagot at biyaya kung ang ating tinutuklas ay ang pinakamahalaga sa buhay at kung bukas ang ating puso at isip sa kalooban ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.